Ito, to. Okay? Then yung M. Tapos F. F. Ito na. N. Tapos B. Ayun na. You're now respected in this island. Obtained warrior helmet. Wait, actually considered ba to as gabi? Oh! Yo! 1, 2, 3. Easy. Easy, boy. Na mga contents in the future. At eto na, guys. 3, 2, 1. Boom! Hello guys, Griff here. So welcome back sa episode 11. Tama ba? 11 ba? Tama, 11 nga kasi yung episode 10 is yung nanggulo sa atin si King FB. No, kaya until now solo leveling pa rin tayo kasi hindi naman niya talaga tayo tinulungan, 'di ba? Actually nadali pa nga ako lalo sa pagpapa-level dahil sa kanya. Pero syempre dahil episode 11, attendance check muna tayo. Mag-like ka muna dito at mag-comment ka muna anything related dito sa video na to. At regarding nga pala sa mga comments, maraming salamat dahil wala na po ako nakikita masyado na nagbibig sa chat, and I'm proud of you guys na kayo yung nanonood sa akin ngayon. At let's go! Human version 2 hanggang human version 3. Let's go! Gawin na natin to. Hello, I don't think you're ready yet. Bakit? Oh, nagkamali ako ng binasa kasi nandun sa tutorial dun sa website, una niyang sinabi yung Alchemist Quest, hindi yung Bartilo, no? Kaya pupunta muna tayo kay Bartilo. Tala, nagkamali pa tuloy ako. Yan, Bartilo Quest. Okay. Hey, ayan na, par. Thank God you are here. The Swan Pirates are raiding the town to prevent any new fighters from entering the tournament. Will you help defeat 50 Swan Pirates? Yes, pre, napakadali na yan, par. Required 948 na ako, pare. Okay. Defeat 50 Swan Pirates. Confirm. 35 million EXP bigay? Wait, pwede pa paulit-ulitin ko na lang? Ah, never mind. 50 nga pala, no? Ilugi pala tayo doon kasi yung mga natatanggap natin na EXP kadalasan is mga nasa 16 million, mga ganun, 14 million, 15 million. So parang isang ano lang din. Pero ito yon, Swan Pirate. Napakadali na nito kasi ilang base ko na to paulit-ulit pinatay. Ayan, no? Oh, wala ngang skill to, di ba? Parang nag... Ay, meron. May skill sila, no? Bakit ganun? Dito may mga skills yung mga kalaban natin. Hanggang sa pagdating doon sa may Cake Island, meron silang skills. Pero, nung dumating na sa Final Island doon sa Chocolate Island ba yun? Chocolate something? Eh, tinanggal na nila yung ano, yung paggamit ng skills ng mga NPC. Siguro dahil sobrang sakit na nga. At hindi na kinaya, ano. Ang plano ko dito, guys, is cyborg talaga dapat ang race ko. Pero, no, dahil human ang unang binigay sa atin na race, eh, papa version 3 ko na rin to. At soon, baka ipa version 4 ka rin. Ilalagay ko yan sa bucket list natin, no? Pero the moment na we get our cyborg, ayun yung igagrind na natin hanggang sa dulo. Dahil plano ko po, guys, is cyborg V4 race ang gagamitin natin kapag mag-honor hunt na tayo, ano, sa mga public server at patungo sa 30 million honor. Kaya kung naniniwala kayo na kaya natin yan at mauunahan pa natin si Nabibuyog at King FB, press the like button, mag-subscribe ka na rin, at syempre, comment down below your thoughts kung ano pang gusto nyong build na gagamitin ko. Alright, last 2 na tayo. O, di ba ganun lang kabilis, guys, no? Basta wag nyo lang, ano, madaliin, no? Darating at darating di kayo dyan sa quest na yan. Well done! Talk to Bartilo again. Ayan, may bago pa tayong quest. So, saan na to? Graveyard Island na tayo. Doon na tayo sa mga vampire at zombies, no? So, tara, punta na tayo kay Bartilo at gawin na natin yung pangalawang quest. I think ayun na yata yung sa Alchemist, no? Tama ba? Okay, tapos na. Hey, great work! Now, for their leader, find and defeat Jeremy, the spring user. Ah, ito na, par. Wa-one-shotin natin to tulad ng ginawa ni Luffy kay Jeremy, no? Kay Bellamy pala pangalan niya sa One Piece. So kung di pa kayo nanonood ng One Piece, manood na kayo ng One Piece, no? Kasi grabe yung magiging journey nyo dyan, talagang every second counts pag nanonood kayo. Like, hindi nyo na lang mamamalayan na up to date na kaagad kayo sa mga episode. Mukha lang marami yan yung episode na yan, pero kapag updated na kayo, sasabihin nyo naman, ano ba yan? Ayun na yun, ayun yung episode na yun. Ang tagal naman, next week maghihintay na naman ako ng 1 week. Ayun si Jeremy, nakikita ko na sa may taas, oh. Uy, nag-hunt din sa kanya. Teka lang, Sir Chip. Bugbuga na to, par. Bugbuga na to. Unahan ko na to bago pa atakiin. Alam ko nagda-drop to ng spiky coat. Tama ba? Spiky coat. Ano kaya mas maganda? Yung marine cap or tong spiky coat? Eto na, par. Teka lang. May manggugulo pa yata. Unahan ko na to. Uy, Buda din. Nakabuda din siya, par. Ano? Bubugbugin ko to, par. Nakaringgo ko. Ibig sabihin mas mataas level sa akin na to. Teka lang. Uy, nakaringgo ko siya. Now speak. Teka lang. I was brought into this one Pirates family and given the position of Colosseum Director. I've been rigging the
Wan so that my fighters always win. When you find Master Swan, tell him I have failed him. Oh, eto na pare. Died recently PvP. Ay, naka-PvP. Pasalamat ka. Natakot pa. Umalis. Okay, so I think tapos na ako sa Colosseum quest. Puntahan natin si Bartilo. Okay, eto na. Let's go. Ano pa? Hey, okay. The tournament is back to normal. Go now. Free the imprisoned gladiators who were jailed beneath the stadium. Eto na. I think sa pagkakaalala ko, eto na yata yung puzzle. Tama ba? Teka, tingnan ko. The gladiators were locked under the Colosseum. Ay, oo nga. So, ito yung may puzzle. Naku, hindi ko alam kung paano i-solve to. Teka lang. Subukan ko i-solve to on my own habang hindi pa tumitingin sa internet. Okay. Nakalimutan ko na kasi kung paano to ginawa kasi alam ko tinulungan lang din ako nun dati sa live stream. So, eto na yon. Tama ba? Pipindot. Ah! So, may mga color-color. Paano pag ganyan? Pag pinindot ko lang to, ano mangyayari? Ano mangyayari pag ganyan? Paano ko malalaman kung ano yung mga puzzle? Yeah, mabubuo na ba yan? Pag napindot ko lahat ng green. O yan. And skadoosh. Wala nangyari. Ito pa. Okay, ha? May mga hints ba to? May mga hints ba yan pag ganyan? Uy, ayun si ano, Rip Indra. Ay, hindi si Rip Indra, si Redhead. May hints ba kung paano sinosolve to? Y, that's Y. S or 5? N? M? F? What's this? C? B? Huh? Paano ginagawa to? Ano yung hint? Ano to? Talagang trial and error lang ba to? Or meron sila pagkasunod-sunod? Parang wala naman ako nakikitang hint dito. Parang nila na-unlock to, no? Kailangan pa ba meron akong titignan? Wala naman nandito eh. Hindi naman spelling yan. Colosseum. Ha? Ba't ganun? Wala guys, I give up. No, hindi ko kaya i-solve to with my brain. Okay, so tinitignan ko na dito yung password. Di ko alam guys kung saan siya may kita yung mga code-code na to. So, comment down below kung saan ba to may kita. So, una is itong parang Y. Pangalawa, yung parang infinity. Saan yung parang infinity dyan? Ito, infinity. Tapos yung parang C. Yung parang S. Asan yung S? Asan na yun? Ba't nawawala? S. Ito, to. Okay? Then yung M. Tapos F. Ito na. N. Tapos B. Ayun na. You're now respected in this island. Obtained warrior helmet. New title, the champion. We are free at last. Please sir, take this helmet as a token of our appreciation. Ay, you're welcome pare. Tapos anong gagawin ko? So kailangan ko na kausapin si Alchemist. Tapos na tayo sa ano? Sa quest natin sa Colosseum. Ito na yata yung sa flowers. Kung di ako nagkakamali. At kakausapin natin si King Redhead. Ito na ba yung may animation? Yung parang kakalabanin niya si Indra? Or ayun ba yung papuntang third C? Papuntang third C pala yun. Nagkamali ako. So, eto na nga. Tama ako. Eto na yung sa may Alchemist na maghahanap ako ng flower. Saan yung Alchemist? Nawawala siya. Hello? Sa banda. Wait, what? Am I lost? Wait, nasa na to? Ayun ba siya? Ay, eto! Ay, may chest dun ah. Teka, kukunin natin yung mamaya. So, eto na yun. Hello! It appears you haven't unlocked your maximum potential yet. If you're seeking more power, I need you to bring me 3 different kinds of flowers spread across the entire map. Come back when you find them. Okay. So, nakita ako na yung red flower is around dun sa may Kingdom of Rose. Yung blue flower naman is mag-spawn kapag gabi. Either dun sa may parang graveyard or dun kay Darkbeard. At I think ang pinakamahirap na makuha is yung ano, yung blue. Kasi kailangan gabi pa siya. Paggabi na ba? Hindi ko nakikita yung araw. Asan yung araw? Where's... Ayun, pababa na ba? Pababa ba siya? Wait, hindi ko nakikita. Gumagalaw ba yung sun? Hindi, packet pa lang. So, puntaan muna natin. Subukan natin hanapin yung red na flower dun sa mayroong staircase. No? Madalas kasi dun siya nag-spawn. Okay, sabi sa guide, nandito daw yun banda. And, ayun! Sabi na eh, malakas ang kutob ko dito eh. Ang susunod naman is, kailangan daw natin pumatay para sa yellow flower ng mga NPC. Ang madalas daw na ginagamit is itong mga Swan Pirates na to. Kasi may random drop chance sila na mag-spawn. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan ko ba muna isubmit sila or kailangan sabay-sabay. Subukan na lang natin pumatay. Oh, ayun na! Ang bilis! Ayun, may flower triggered ako. So, ang last one na lang is yung blue flower, which is mas marami yata yung spawn rate dun sa may secret island tsaka dun sa may graveyard. Sana hindi mag-spawn sa may usop kasi napakalayo, okay? Napakalayo ng pagitan nila. Doon yung merong graveyard at yung secret island. Tapos ang usop island naman ay nandoon banda. No, medyo mahirapan tayo yan kasi ang boat natin is medyo mabagal. Kaya, teka, ingat-ingat lang tayo. Baka mapagtripan tayo dito. Wag naman sana, please. Please lang, wag nyo mapagtitripan, okay? Nagagawa lang ako ng quest dito. Ang hirap at nakakatakot pala sa public server. No, dapat pala, nagpapatay muna ako sa kanila. Parang, ano, na PvP disabled
proud ako. Sana mabait yung mga tao dito, okay? Kasi medyo mahirap pala pag ano sa public server. Huwag niyo akong lalapitan, please, okay? Okay, wala. Okay, so yan, maggagabi na. Dapat mag-i-spawn ang Blue Flower Lily ba yun? Ewan ko kung yun yung pangalan niya. Pero dito lang daw yun sa area na to kung saan dito yung mga grave. Dapat paggabing gabi? Or wait, actually considered ba to as gabi? Oh! Yo! 1, 2, 3. Easy boy. Napakadali naman, pre. Eh, di ibig sabihin tapos na ako? Ibig sabihin ba version 2 na to? Ang problema ko na lang is sana walang umatake sa akin, okay? Wala namang mga tao ngayon dito masyado sa ano, sa public server na nanti-trip so far kasi lumipat ako. Kaso may tao dun. I have a bad feeling about this. Ang laki ko as a target kasi may boat ako. Kailangan ko lang mauna talaga sa kanya. Kailangan ko lang may bigay dun sa alchemist. Mukha naman di siya mahilig sa mga hihina, di ba? Okay, good. Malayo na siya. Ano yun? Bakit? Para lumilipad-lipad siya. Ano yung ano na yun? Gamit niya ng fruit. Naka-dragon ba yun? Tapos god human? Okay, kailangan ko lang mauna. Please, asa na yun? Ito yun, diba? Dito. Okay. And here. Okay. Yo, my god. Nice one. Now I can make the potion but it's not going to be free. Pay me 500,000 belly pay. I've enhanced your flash step cooldown and range and added one extra dodge your instinct ability. Ibig sabihin ba version 2 na ako? Paano magpa-version 3? Ang susunod daw na step para magpa-version 3 is pupunta daw tayo sa ilalim ng dito kay Diamond. Tapos kakausapin daw natin dyan yung may doghouse. Tama ba ako? Puntahan natin. Sa pagkakalala ko parang dito ba yun? Tagal ko na hindi pumunta rito. Ito ba yun? Yan. Wait, tama ba? Or dito? Dito ba yun? Sobrang tagal ko na kasi hindi pumunta dito eh. Dito? Ito ba yun? Ay, ito nga. Okay, nice one. Yun! Nice one. Si Arrow at yung dog. Ay, yung dog. Wenlock. Greetings, sir. Come back when you're prepared enough. Huh? So, ito. Greetings, sir. Come back when you're prepared. Huh? Wait, so may kulang pa ako. Ano kulang ko? Teka lang. Ano to? Ano pa kulang ko? Requirements. In order to upgrade the race, the player needs V2. Okay, check. Ah! Level 1,000 at 2 million. And si Donswan. So, para ma-kill ko si Donswan, kailangan ko ng fruit. So, sa fruit, eto na guys. Eto na. Para naman ma-check na natin yan sa list. Nararamdaman ko na sa pinaghalo-halong swerte nating lahat, guys. Mag-i-spin tayo ng above 1 million fruit para dito. Para naman lumakas lalo ang ating chance. I-like nyo muna tong video. Huwag nyo kakalimutan yan kasi malaking tulong po ang pag-like ng mga video ko para you know, mapagpatuloy ko pa yung paggawa ng mga contents in the future. At eto na guys. 3, 2, 1, boom! I mean, we're getting there. No, medyo tumataas na. 420,000 ba to? Hindi ko na maalala. Pero, I mean, you guys are... Oh! Core! Okay. Store. Guys, kailangan lang natin bilisan, okay? Kailangan natin makipagbakbakan dito sa mga to. Please lang. Ito na yun. Please. Ito na yun. Magsabi tayo ng please, pre. Baka naman maawa sila. Ibigay nyo na to. Huwag nyo ko patatay! Sige. Oh, sige, pre. Sige, patayin mo na ako, par. Para mamaya, tuloy-tuloy lang banat natin. Okay? Respond, takbo agad. Takbo. Ito na. Okay, abot lang. Akyat, okay. Oy, ang bilis naman mag-damage. Oy, pating combat ako. Pating combat. Oy, wait lang, wala pa akong damage. Ito na. Oy, minapatay ako. 3,000 honor. Ito na, par. Ito na yun, par. Nararamdaman ko. Akin na to. Ibigay nyo. Give it to me, baby. Ito na yun. Putik. Wala sa atin. Ano yung fruit? What's the fruit? What is the fruit? Di ba pag namatay ako, dapat wala yun? What's the fruit? Ano yung fruit? Asan yung fruit? Where's the fruit? Wala. Subukan natin makapag-trade. Nag-teleport yun ah. Subukan natin makapag-trade. Baka naman. Putik, meron sila lahat nito. Baka naman. Ito na yun oh. Tignan lang natin. What's the fruit? Tinakbo na yata ng mga tao ah. Parang nascam na yata tayo ah. Tignan nga natin. Okay, so ang next goal natin, kailangan lang natin magpa-level 1,000 at kukunin na natin. No, mapapatay na natin si Doflamingo, which is si Don. Wala akong pan-trade. Baka naman. Ito na yun. Teka lang. Upo lang tayo par. Baka merong gusto ng sand fruit. Diba? Sand fruit, the best fruit yan. Yan yung ginagamit ni Creepy. Kung fan ka ni Creepy pre, marunong ka dapat gumamit ng sand fruit. Ito na pa. Wala ko niyan. I only have sand. Wala ko. Iba niyan. Please naman. Ito na pa. Sand fruit. Mukhang mamalasin tayo ngayong araw ah. Wala pa din ah. Ano ba mga fruit dito? Buda pa kasi gagamitin ko hanggang sa tumaas sa level ko eh. I mean, pwede yung kitsune eh. Pero, alam mo na, wala akong pambayad kasi 1,200 lang ako. But,
Anyway, dahil may natitira pa tayong oras, magbabasa muna tayo ng comments. Yung version 3, pagpapatuloy na lang natin yan sa susunod at tara, basahin na natin yung mga comments nyo. Sobrang na-appreciate ko guys yung mga nag-e-effort talagang gumawa ng mga tips and tricks para no mapabuti natin yung pag-grind ko, mapabilis. No? Ayan, mga nagsasabi dito, pamax ka kuya, kaya may unahan. Yung mga supporting na, supportive na mga comments. No? Talagang wala na ako nakikita masyado yung mga nangihingi ngayon. Yung parang na-reach ko na rin kayo sa wakas, sa sobrang tagal ko kayong hinanap. Eto, may mga nagsabi, Kuya Creepy, subukan mo pa yung Buddha Glitch para mabilis ka makapag-travel. Mag-shift lock ka lang, hawak ka ng fruit. Ayan, subukan natin yan sa susunod. Tip for Buddha Boss, need you po gold race, gold mask, kahit ano pong fighting style. Need you po busin yung mga malilita Buddha. And pagkatapos po nun, wall strategy po ang gamitin nyo if the boss use their skill. Do V or C skill if the if your Buddha are unawakened, just use his build. Gold V3, gold mask, and any fighting style or sword. So, at eto, familiar naman ako dito. Kahit anong race naman effective siya basta may gold mask ka. Pero, you know, mahina pa ako, wala pa ako magagamit yan. And actually, nakalimutan ko na kung saan kumakuha yung gold mask na yan. Parang yung sa Curse Captain pa ba? Hindi ko na maalala. Pero maraming salamat. I-like natin, pinupusuan natin yan. Ayan o, oh. Ito par. Tignan mo naman yan o. Oh, ang daming, even though if ever man na kinapipage nyo to sa internet, like the effort na hanapin yun, tas tignan. Man, like natutuwa lang ako ng sobra. Ayan o, oh, kuya, para maka-third si ka, need mo i-kill si Swan at punta ka sa arena sa ilalim. Meron doon secret room, tapos kausapin si King Red, si King Redhead, tapos pupunta ka na po sa green zone. Ah, nga, tama. So ayun nga, yung meron ng parang animation na naglaban si King Redhead, si Legion, 'di ba? Tapos si Indra, si Rip Indra, para doon naman sa ano, papunta ng third seed, then makapunta na ako, which is kausapin si Captain. And ayun, ito pa. Kaya Creepy was the best streamer kasi nakawala siya ng stress at nakaka-inspire siya. Wish ko sana maging kalakas kita, idol kita, Kuya Creep, kasi kahit di ko naabutan vidmon sa 12 and 5 PM dire download ko lang, tapos pinapanood the best ko, Kuya Creep. Uy, grabe na, mag-download ka pa talaga ng ano, ha, ng mga video. Pero don't worry guys, kung ma-late man kayo ng 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days, 3 days, the thing is na pinapanood yung mga videos ko and natutuwa kayo and na-inspire ko kayo, even though puro kalokohan yung tinuturo ko, nakakatuwa pa rin, no? Kaya ayun, maraming salamat again sa inyo guys. I'll see you guys again on the next one. Creepier, bye-bye. Susubukan ko ulit magbasa in the future, no? Alam ko matagal ko na ito hindi nagagawa, pero secretly binabasa ko po yan at pinupusuan natin yan, no? Again, maraming salamat. Bye.